15, 16, 17, 18. Poch! Tara na, kain na. 20. Saan ka punta? Sa labas, pahangin lang. Tumawag ako sa school niyo. Ano? Natake ka daw ng asthma. Nangyari? Tagal mo nang di na-atake. Puyat ako nun. 2 araw. Tapos lang na-exam. Yun ang pala eh. Ni-review ng school ninyo yung case mo. Hindi ka daw disqualified. Dahil lagi akong sinasabi ang mahina ng mga tao. Itong araw na yun, tama sila. Alam ko yung hangganan ko. At di ko kaya magsinungaling sa sarili ko di tulad ng ginawa mo. Pochi! Wala namang dapat magbago sa ating dalawa. Tutulungan kita, magpalakas ulit. Magpupulis ka. Susuportahan kita. Hindi ko magdidikta nun. Bakit yung pagiging bakla mo, badiktahan ko? Itong baklang to, bumuhay sa'yo. Ang baklang to, hindi nakapagtapos, makapag-aral ka lang. Itong baklang to, kapatid mo, tanggap mo man o hindi. Hindi ko ine-expect na magpasalamat ka para sa mga bagay na yun. Pero huwag mo rin sanang i-expect na magsasorry ako sa kung sino ako. Dahil hindi ko to pinili. Hindi ako bakla. Mahina ako pero hindi ako bakla. Oh. Sinabi ko bang bakla ka? Hindi. Pero maraming tumatawag sa akin nung bata pa lang ako. Kaya nga galit na galit ako sa salitang yun eh. Eventually, sa mga ganong taon. Kaya pilit ko ang iniisip, bakit galit na galit ako sa'yo, nalaman kong bakla ka. Pero wala akong makitang dahilan. Doon ko na-realize na wala naman kasing masama. Wala namang mali. I'm sorry, Ate Queenie. Ano po? Ate Queenie talaga. May Ate Queenie na yan sa likod. Ang ganda. Teka lang, yung mascara ko, ano ba yan? Mukha nahiya ka na ate. Ikaw ko si... Rock and roll! Parang tanga. Kuya! Sorry, ate. Sorry. Ano naman yung hinihintay ko eh.